nag-start akong maglaro ng Wushu noong 2015 dahil sa kuya ko. Marami akong sports na pinasukan, ngunit di naman ako na pinalad makapasok sa mga competition like school competition. Kaya nung trinay ko naman tong Wushu doon, nakapasok naman ako ng competition ng school, then nationals, until nakapasok ako ng international. Supportive naman yung parents ko dahil kahit naman sana ako pumunta or sana ako maglaro, nandyan pa rin yung support nila kahit wala sila sa tabi ko. Nandyan pa rin sila na sumusuporta sa amin. May mga nagbago sa akin simula nung start akong sumali ng sports. Tulad ng pagiging mahihain ko, nawala, mga disiplina at respeto na rin sa ibang tao. Nagsimula akong pumasok sa Philippine team nung in-encourage ako ni Ate Divine kung gusto kong pumasok ng Philippine team. At sabi ko naman, oo, kaya tinapos ko yung grade 10 ko dito sa Baguio. Then nag-proceed na kagad ako sa Manila. Doon ko tinuloy yung grade 12. Nagpapasalamat ako dahil isa ako dito sa nabiyayan at nakapasok sa pagiging Philippine team. Best memory sa akin, yung kami ng mga teammate ko, sabay-sabay kaming nagtitraining, masaya kami, nagtutulungan kami at di kami nagiiwanan sa hirap at ginawa. Yung sacrifices ko, yung pag-iwan ko sa family ko, mga barkada, kailangan ko rin silang iwan dito, mga friends. Kailangan ko bumaba sa Manila para mag-training, kailangan ko silang iwan para sa aking future. Para na rin mas lumakas pa ako. Sana yan lang kasi halos ilang years na rin naman akong naging atleta at halos yun na yung routine ng buhay ko kaya nasanay na rin ako. Masaya ako dahil first time ko makapaglaro ng SEA Games noong 2019 at yun, 18 years old pa lang ako pero napagbigyan naman ako na makapaglaro. Kaya sobrang saya ko at yun, nag-training talaga ako ng mabuti. Pero ganun talaga, hindi ko nakuha yung gold kaya silver lang tayo. Pero this coming SEA Games, magti-training ako ng maayos para gold naman yung makuha ko. Ginawa ko to sa sarili ko at sa pamilya ko dahil gusto ko rin makatulong sa family ko. Bawas na rin sa mga gastusin, at least hindi na ako masyadong humihingi sa magulang ko ng mga allowance. At least may sarili na akong income. In the future, gusto ko sana maging police dahil hindi naman araw-araw or taon-taon malakas pa tayo. Hindi natin alam kung anong mangyari sa atin. Kaya gusto ko pa rin na mag-aral, tapusin yung pag-aral ko at mag-continue ako as a successful policeman. Itong pandemic na to, marami itong naapektuhan dahil maraming laro ang na-cancel. Wala kaming maayos na training, wala kaming maayos na program. Pero nagsi-self-training pa rin kami, ginagawa namin kung ano yung naalala namin, na training namin nung past years. Yun ang tuloy-tuloy na ginagawa namin hanggang ngayon. Kaya namin mag-perform ng maayos this coming SEA Games. Nagko-communicate pa rin kami ng coach namin, binibigay na ng coach namin kung anong gagawin namin at kinokorrect niya kung ano yung mali kasi nagsisend kami ng video sa coach namin ng about sa training namin.